Kumusta mga kaibigan? Meron akong bagong kwento na pampagod vibes lamang para sa inyo. At para sa lahat ng mga animal lover dyan, ang kwentong ito ay bagay sa iyo. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Alam naman natin lahat na ang aso ay napakatalino at very loyal sa kanilang amo. Matalas ang pangamoy ng aso kapag alam nilang nasa panganib siya o ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman, lagi silang handa sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Sabi nga nila, ang aso daw ang man's best friend. Kaya naman ang kwentong ito ay patungkol sa isang aso na nagngangalang Garf. Ang istoryang ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong kalagitnaan ng huling siglo. Si Alexander, na isang retired army, ay napagpasyang bumalik sa kanyang pinakamamahal na kasintahan na si Tatiana. Hindi niya akalain na sa kanyang pagbabalik ay may sorpresa ito sa kanya. Si Tatiana naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng German Shepherd Puppy at dito siya nakabili ng aso. Sa simula pa lamang ay pangarap na ni Alexander ang magkaroon ng aso. Kaya naman tuwang-tuwa siya nang makita ang sorpresa sa kanya ng girlfriend. Pinangalanan niya ang aso na si Garf. At hindi nagtagal, nagpakasal ang magkasintahan. At si Alexander naman ay nagkaroon ng magandang trabaho at ang pinaka-importante sa lahat ay pinagkalooban sila ng isang anak na babae. At matapos ang maikling leave sa trabaho, si Tatiana ay kinakailangan ng bumalik sa kanyang work. Kaya naman, ang kanyang anak ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lola at syempre pa sa asong si Garf. Si Garf ay napakatalinong aso. Hindi ito katulad ng ibang aso na mabagsik. Si Garf ay maamo at mabait. Sa katunayan, pag natutulog at nagpapahinga ang kanilang anak, ay hindi ito tumatahol. Hindi niya iniistorbo ang pagtulog ng baby. Bagkus ay tatabi lang siya malapit sa crib ng baby at babantayan ito. Napaka-patient at mapagmahal ni Garf sa kanilang baby. At makalipas ang 4 na taon, ang dating baby na anak nila ay unti-unti nang lumalaki. Napakabait at matalinong bata. Isang araw, nagkasakit ang kanyang lola na nag-aalaga sa bata. Kaya naman napilitan mag-stay ang lola sa sarili nitong bahay upang magpagaling na muna. Kaya naman, si Tatiana ang pasumandaling nag-alaga sa kanyang anak. Hindi muna ito pumasok sa trabaho para mabantayan at maalagaan ang kanyang anak. Nang pasumandaling makatulog ang anak niya, ay dali-dali nagpunta sa grocery store si Tatiana upang mamili ng kanilang pagkain. Wala siyang choice kung hindi iwan ang anak niya kasama ang kanilang aso na si Garf. Wala kasi talaga siyang mapag-iwanan sa anak niya. Habang pauwi, ay nakasalubong niya ang isang kaibigan niya na matagal na niyang hindi nakikita at nakakausap. Kaya naman saglit na nakipagkamustahan siya dito. Nang mga oras na iyon, ay walang idea si Tatiana na may nakaabang na panganib na pala sa kanyang anak. At pagkalipas pa ng ilang minuto, ay may mga hindi kilalang masasamang lalaki ang nasa paligid ng kanilang apartment para magtingin-tingin ng mga bahay-bahay na maaari nilang pasukin ng madalian. Ang ganitong klaseng modus ay yung mga taong hindi kailangan ng pwersahan na sirain ang inyong bahay upang makapasok. Una ay, magpapanggap sila na workers at lalansihin kayo upang makapasok sa inyong bahay. Sila yung mga klase ng taong hindi lamang pagnanakaw ang motibo kung hindi kaya din nilang manakit ng tao. At sa pagkakataong ito, napili ng mga taong ito na kumatok sa pinto ng apartment nila Tatiana. Nakabihis ang mga ito upang mapanggap ng mga construction workers. Nang kumatok ang mga lalaki, ay walang sumasagot. Kaya sinimulan na nilang pasukin ang bahay gamit ang dalang improvised na susi. Ngunit maya-maya ay may narinig silang boses ng isang bata, ang anak nila Tatiana. Nang mga oras na iyon, ay nagising ang bata
dahil sa ingay, kaya bumangon ito at naglakad papunta sa pinto. Tinanong ng bata kung sino ang mga ito, kaya naman sumagot ang mga ito ng hello. At dito na nagtanong ang mga lalaki kung kasama ba nito ang mga magulang sa bahay. Sinabi ng bata na wala ang kanyang daddy, nasa trabaho, at ang kanyang mami naman ay baka lumabas lang. Tinanong din ng mga lalaki kung mag-isa lamang ba siya sa bahay. At sinabi din ng mga lalaki sa bata kung pwede ba nitong buksan ang pinto dahil may iwan lang silang gamit na kakailanganin ng daddy nito. At aalis din naman sila kaagad pagkatapos mag-iwan ng gamit. Kahit medyo nalilito ang bata, sinagot ng bata na oo, mag-isa lang ako sa bahay. Ngunit ang turo ng kanyang mga magulang ay huwag magpapapasok ng strangers sa kanilang bahay. Kaya naman sinabi ng mga kalalakihan na sige, aalis na lamang sila at babalik na lamang kapag dumating na ang mga magulang nito. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga umalis ang mga ito. Bagkus ay walang kahihirap-hirap na nabuksan nila ang pinto gamit ang susi na dala ng mga ito. At nang sa wakas ay mabuksan ng mga ito ang pinto, tumambad sa paningin nila ang takot na itsura ng isang bata. At hindi din nila inaasahan na makikita dito ay ang isang malaking German Shepherd. Nang mga oras na iyon, ay iba na ang itsura ni Graf. Nakatingin ito nang walang kakurap-kurap sa mga lalaki sa harapan niya. Makikita sa itsura ni Graf na handang-handa na siya sumalakay sa mga ito kung sakaling may gawing masama ang mga ito sa kanila. At nang lumapit ang isang lalaki upang takutin si Graf, ay agad siyang inatake ni Graf. At dito, nagsimulang sumigaw ang lalaki. Tinulungan pa nga nito ng kasama nitong lalaki, ngunit ayaw pakawalan ni Graf ang kasama nito. Ang sigaw na ito ang nakakuha ng atensyon ng kanilang mga kapitbahay na agad-agad namang tumawag sa pulis. Nasugatan ng sobra ni Graf ang isang lalaki. Malaki ang naging injured nito sa hita at dahil dito, hindi ito makatakbo ng mabilis. Kaya naman pagdating ng mga pulis ay nahuli ang mga ito at hindi na nakatakas pa. Pag-uwi sa bahay ay nasyak si Tatiana sa kanyang nalaman. Nayakap niya ang kanilang aso at napaluha ng sobra. Sobrang laki ng pasasalamat niya kay Graf. Kung hindi dahil dito, marahil ay may nangyaring masama na sa kanyang anak. Alam niyo bang sobra akong na-touch sa istoryang ito? Isa lang ito sa pagpapatunay na ang aso ang tagapagtanggol natin sa panahon ng kagipitan. Napakatalas talaga ng pang-amoy nila sa panahon ng panganib. So ikaw, may aso ka rin bang katulad nito? Share mo naman sa amin dyan sa comment section kung meron kang alagang aso na katulad ni Graf. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po yung notification bell para pum-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is JMix Official and I will see you on my next video. Goodbye! At shoutout nga pala sa mga ito. Maraming salamat po.